Welcome back to my channel. And today naman magkakaroon tayo ng virtual tour sa St. Peter Chapels dito sa La Loma, Caloocan. Ang St. Peter Chapels sa La Loma in Caloocan City is located in C3 Road, Barangay 123, Caloocan City, Metro Manila, Philippines. Ang contact details nila, meron silang dalawang landline number. And then meron din silang dalawang mobile number. Yung dalawang landline nila, number nila is 632-8287-5437 and then 632-8294-1788. Yung mobile number nila, yung Globe, is 0917-472-8826. Yung Smart number or Smart mobile number is 0908-632-6371. So, let's begin. Ang La Loma, ang St. Peter Chapels La Loma in Caloocan is, for me, I consider this as one of the biggest chapels. In fact, ang category na itong chapels na to is large, or para sa akin, mega chapels na ito dahil napakarami na itong viewing room sa loob. So, let's start from the basic, no? Napakalaki ng parking nitong St. Peter Chapel sa La Loma, Quezon City. As you can see sa labas, no, may naka-park pang bus, no? And then as you can see, although may naka-cover na parang sticker sa door, makikita nyo kung gaano kalawak yung parking niya. Very similar sa parking ng mga maliliit na mall like Walter Mart or Pure Gold. Okay, so pagpasok nyo dyan, meron niyang stairs. Okay, so parang castle type yung stairs nila, left and right. And then meron niyang entryway. Ngayon pagpasok nyo, ang bubungad sa inyo, of course, yung information. Dito kayo pwede magtanong kung saan yung viewing room na hinahanap nyo, kung sino ang nakaburol doon, saan ang restroom, saan ang office. Basically everything pwede nyo itanong sa information. And then, as you can see, no, modern ang theme ng ang chapel na to. Makikita nyo yung ceiling niya is parang wavy yung drop ceiling niya na may mga cove light. And then meron ding ano yan, kung di ako nagkakamali, signal booster yan, kasi multi-level din ang La Loma St. Peter Chapels. And then dito pagpasok nyo sa bandang kaliwa, meron diyang receiving area. And then makikita nyo meron diyang stand alone na air conditioning unit. Okay? Naka-tiles na rin ng floor. And then dito merong hallway papunta sa mga viewing rooms. And then sa likod nito, diyan yung matatagpuan yung office ng St. Peter Chapel sa La Loma. Kung saan pwede kayo mag-inquire kung merong kayong mahal sa buhay, halimbawa lolo or lola na namatay at kailangan ng service ng St. Peter. Ngayon puntahan naman natin yung large viewing room nila dito sa La Loma. Okay? So as you can see, no, I am very impressed. Napakalaki ng viewing room nila. Of course, sinabi natin ito yung largest viewing room nila, pero as you can see, napaka spacious, no. So very modern yung wall stone na nakalagay, parang bricks type 'yan. And then merong cross, depende sa religion nung namatay. And then modern na din yung mga lightings nila dyan. Dito nilalagay yung picture nung namatay. First standing grid na bulaklak, kasama na yan sa lahat ng standard yan sa lahat ng plants sa St. Peter. Then may carpet, no, typical setup sa isang funeral. And then mapapansin nyo meron dito parang tawag dito parang screen para sa projector. Dito po pinapalabas yung tribute, piniplay yung picture ng namatay na may kasamang music. And then as you can see, yung mga chairs nila dito is parang typical, very modern, no? Parang similar sa mga nakikita niyo sa mga offices. And then fast food na rin, no? Yung very practical, no? Very modern. Yung ang maganda sa ganitong klaseng chair is madali siyang isanitize, especially nung panahon ng pandemic, no? Unlike kung ang gagamitin nilang chair is yung parang mga nakatela. So, mas mahirap siyang isanitize at linisin.
So ito practical wise, maganda siya. And makikita nyo, dala-dalawa, apat actually, yung kanilang split type air conditioning unit. Andito yung entrance. So meron yung entrance mismo sa, mula sa labas ng building. Okay? And then meron din yan sa loob. Okay? So tingnan naman natin yung kanilang family room. Okay? Ito yung itsura ng family room nila. Kung saan, meron kayo dyang toilet and bath. Ito, may makikita kayong male urinal. And then, meron yung dalawang single bed. Siyempre, yung immediate family, they stay sa chapel for 4 days. Kasi yun yung standard sa lahat ng plans. Pero pwede rin yan mag-extend. Depende kung may inintay silang kamag-anak sa abroad. Makikita nyo, meron yung kitchen. Yung ibang chapel, meron silang overhead cabinet and then may cabinet sa ilalim. Ito naman, meron siyang microwave. Naka-granite na rin yung kitchen. Tapos, meron silang ref. Meron silang storage area dito. Then, meron ditong water dispenser. Then, may intercom. Okay? So, ngayon naman, let's visit yung kanilang small viewing room. Okay? Wow. Ito, para sa akin, ito, it looks more like parang funeral sa ibang bansa in the US. Yung mga ganitong wall panel na ganyan. Okay, na may mga cornices na ganyan. Very elegant tingnan, lalo na yung may mga wood accent. So as you can see, yung ceiling niya very modern, may mga downlight. Then parang I think ito ano to eh, a pin light. Kung di ako nagkakamali. Very modern yung background niya. May cross, depende sa religion. Don't you worry kung hindi kayo Catholic, tinatanggal po yan. Dito na ilalagay yung picture ng namatay, yung casket, modern yung lights, may carpet, first standing wreath na bulaklak, kasama yan. Doon dito na ilalagay mga messages, yung mga ng mga nakiramay dun sa namatay. And then same din yung chair na ginamit, same lang din dun sa large viewing room ng St. Peter La Loma. Makikita nyo, very modern, may table dito. Usually dito na ilalagay yung mga bulak, yung pagkain ng na dinadala ng pamilya para sa mga nakikiramay. Then merong water dispenser and then may downlight na rin siya. Tapos meron siyang isang split type air conditioning unit. What I really like about this viewing room ng La Loma is dito sa small viewing room is itong wall, itong wood panel na to or wood na design, very elegant, no? Parang especially pag ang view mo is nandito ka, ang ganda niya tingnan, very elegant, no? Yeah. So again guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe for more videos and updates. Okay? Comment lang kayo kung may questions kayo. Try nating sagutin 'yan if you have time. Thank you. Have a nice day and keep safe everyone. Bye.